Huwag lang basta kainin ang saging, gamitin ito sa buhok mo at magugulat ka sa resulta. Ang dilaw na prutas na ito ay napakadaling hanapin dito at doon. Kaugnay ng ating tropical na klima, ang mga saging ay talagang uunlad sa mga lugar na may pantay na distribusyon ng pag-ulan. Bukod sa ating bansa, ang mga bansang gumagamit ng matataas na saging ay ang Africa at Latin America. Mataas ang fiber content ng saging kaya madaling matuno, at naglalaman ng maraming carbohydrates bilang pinagkukunan ng enerhiya, gayon din ang mineral content tulad ng calcium, potassium, magnesium, phosphorus, at iron, halos lahat ng saging na ito ay maaabsorb ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang saging bukod pa sa madaling makuha, napakabuti rin ito sa iyong panunaw. Sa iba't ibang nutritional content, ang saging ay may maraming benepisyo para sa kalusugan at kagandahan. Ang isang saging ay karaniwang naglalaman ng medyo mataas na potassium at vitamina B. Sa katunayan, ang mga saging ay sinasabing may silica, na isang mineral compound na maaaring maging silicon. Ang silicon ay isang kemikal na elemento na maaaring gawing mas makapal at mas matibay ang iyong buhok. Maliban sa pagkakaroon ng mga benepisyong pangkalusugan ng saging para sa pagbaba ng timbang, ang pagpoproseso ng mga saging upang maging mask ay maaaring makagawa ng buhok na mas maganda at mas matibay. Pero, paano kaya? Isa sa mga benepisyo ng saging para sa buhok ay nakakatulong ito na mabawasan ang balakubak. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Avicenna Journal of Medical Biotechnology, ang saging ay naglalaman ng mga compound na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng buhok, katulad ng mga antioxidant at antibacterial. Ang balakubak ay kadalasang sanhi ng sobrang dry o mamantika na anit at fungos, na kumakain ng langis ng anit na nasa hustong gulang. Ang paggamit ng mga mask na gawa sa saging, na naglalaman ng mga antibacterial compound na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang paglaki ng fungal sa anit. Bilang karagdagan, ang mga mask na saging ay nagpapanatili din ang balanse ng kahalumigmigan sa anit upang mabawasan mo ang balakubak. Hinihiyat din ito ang paglago ng buhok. Kasalukuyan ka bang nakakaranas ng pagkawala ng buhok? Huwag mag-alala, ang mga benepisyo ng banana mask ay narito upang mapabilis ang iyong buhok. Gayunpaman, dahil ang mga maskara ng saging ay mayaman sa mga antioxidant, ang pagkawala ng buhok ay hindi na isang problema. Ang mga antioxidant sa mga banana mask ay maabsorb ng iyong anit, at mababawasan ang oxidative stress na nagpapabilis sa paglalagas ng iyong buhok. Bilang karagdagan, ang regular na pagsusuot ng dilaw na maskara ng prutas na ito ay nagpapalakas din ng mga follicle ng buhok at nagpapabilis sa paglaki ng iyong buhok. Ginagawang din ito na mas may kentab ang iyong buhok. Bukod sa pagbabawas ng balakubak, ang mga benepisyo ng saging para sa buhok ay upang makatulong na gawin itong mas may kentab. Ang mataas na antioxidant content sa saging ang dahilan kung bakit ang prutas na ito ay maaaring gawing mas less dull ang iyong buhok. Sa katunayan, mapoprotektahan din ng mga antioxidant ang iyong buhok mula sa mga panganib ng mga free radical na dulot ng polusyon at pagkakalantad sa araw. Sa makatuwid, ang isang banana mask na mayaman sa antioxidants ay mabuti para sa pagdaragdag ng kinang sa buhok. Pinapanatili ang malusog na anit. Ang malusog na anit ay nagbibigay din ng mas malusog na kondisyon ng buhok, kaya palaging mahalaga na mapanatili ang hitsura at kondisyon nito. Ang balat ng saging ay naglalaman ng mga benepisyo ng protina na makakatulong sa pagpapakain sa anit at paglilinis ng mga pores upang ang buhok ay lumago ng husto. Isa din ito natural na conditioner. Ang malusog na buhok ay maaaring mapanatili ng maayos sa pamamagitan ng regular na paglalagay ng conditioner, lalo na pagkatapos mag-shampoo. Ang balat ng saging ay lumalabas na isang natural na conditioner upang makatulong na ma-moisturize ang buhok, mapangalagaan ito upang mas madaling pamahalaan. Ang kailangan mong gawin ay napakasimple, maghanda ng saging, at i-blender ito ng kaunting tubig, upang hindi gaanong makapal ang anyo nito, pagkatapos ay gamitin lamang ito bilang isang conditioner, at hugasan ang lahat ng ito ng maligamgam na tubig later. Pagtagumpayan ng sirang buhok. Gamit ang mga balat ng saging, maaari kang lumikha ng isang maskara sa buhok, na kapaki-pakinabang para sa natural na pag-aayos ng pinsala sa buhok, nang walang anumang panganib ng mga side effect. Pagtagumpayan ang mga problema sa tuyong buhok.
Ang maskara na gawa sa balat ng saging ay lol maaaring maging isang solusyon dahil wala itong masamang epekto sa balat at madaling makuha. Para sa pinakamataas na resulta, maaari kang magdagdag ng mga pula ng itlog at ang mga benepisyo ng langis ng olive, siguraduhin palaging linisin ang iyong buhok ng regular, gamit ang shampoo at natural na conditioner. Gawin ito sa paligid ng 2 o 3 beses sa isang linggo, consistently. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood. Siyam na mga pambihirang benepisyo ng dragon fruit para sa mga pasyente ng cancer. Ang dragon fruit ay tila naglalaman ng maraming nutritional contents na kapaki-pakinabang laban sa iba't ibang sakit, tulad ng cancer. Ngayon tingnan natin ang mga benepisyo ng dragon fruit para sa mga pasyente ng cancer. Ang dragon fruit ay nagbibigay ng mataas na dami ng dietary fiber para sa mga pasyente ng cancer. Ang sapat na pagkonsumo ng mga pagkain may mataas na fiber ay nauugnay sa pinababang panganib ng pagkamatay na nauugnay sa kanser. Sa makatuwid, ang dragon fruit bilang isang mahusay na mapagkukunan ng dietary fiber ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga pasyente ng kanser. At para sa mga hindi pasyente, magandang ideya na simulan ng pag-inom ng fiber na naglalaman ng mga pagkain tulad ng dragon fruit upang mabawasan ang panganib ng kanser. Ang pangalawang benepisyo ng dragon fruit, maaaring makatulong ang dragon fruit na mabawasan ang panganib ng colon cancer. Para sa mga pasyente ng colon cancer, ang dragon fruit ay isang inirerekomendang pagkain upang mabawasan ang panganib ng colon cancer. Isinigawa ang isang pag-aaral ng NIHAARP upang pag-aralan ang koneksyon sa pagitan ng paggamit ng hibla at ang panganib ng colon cancer. Ang resulta ay nagpapakita na ang subject na may pinakamaraming fiber intake ay mas less likely na magkaroon ng colon cancer. Ang hibla ay maaari ding magdagdag ng timbang at enerhiya sa dieta ng mga pasyente ng kanser. Mula sa pag-aaral na ito, malalaman natin na ang pagkonsumo ng dragon fruit ay nauugnay sa pagbabawas ng panganib ng colon cancer. Ang dragon fruit ay naglalaman ng soluble fiber na mabuti para sa mga pasyente ng kanser. Ang natutunaw na hibla ay inaangking upang mabawasan ang panganib ng sakit sa puso sa mga pasyente ng kanser. Ang paghahabol na ito ay inaprubahan ng FDA at maraming mga tagagawa ng pagkain. Ang natutunaw na hibla sa dragon fruit ay mayroon ding positibong epekto sa mga pasyente ng kanser. Ang dragon fruit bilang magandang source ng carbohydrate, isa pang hindi kapani-paniwalang benepisyo ng dragon fruit para sa mga pasyente ng kanser. Sa panahon ng paggamot, ang mga pasyente ng kanser, syempre, ay kailangang mabigyan ng sapat na dami ng carbohydrates. Maaaring mainam ang mga karaniwang pinagkukunan gaya ng bigas, patatas, at trigo, ngunit kadalasang nauugnay ang mga ito sa pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Kaya, aling pagkain ang malusog na pinagmumula ng carbohydrates na walang epekto? Ang sagot ay dragon fruit. Ang carbohydrates sa prutas na ito ay higit sa karaniwan at hindi tataas ang antas ng asukal sa dugo. Sa gayon, ang mga pasyenteng may kanser ay maliligtas sa panganib ng komplikasyon dahil sa pagkakaroon ng isa pang sakit, tulad ng diabetes. Maaaring makatulong din ang dragon fruit na maiwasan ang mga pasyente ng kanser mula sa labis na katabaan. Isa sa mga kapaki-pakinabang na benepisyo ng dragon fruit para sa mga pasyente ng kanser. Ang dragon fruit ay napakahusay na maging bahagi ng malusog na dieta dahil makakatulong ito sa pagbaba ng timbang.